Hey guys, I'm happy that you are here. My name is Beth Choi and I am your plant tito from Mindanao. Tara at samahan niyo ako sa aking plant journey. To those who are new to this channel, especially sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kindly click on the subscribe button and click on the bell notification as well para maging updated kayo sa ating mga latest uploads. And also, please follow me on our other social media accounts. So that's aside from our YouTube, we have a Facebook page and our page is Betchoy Vlog. And we also have an Instagram or IG and our ID is Betchoy_vlog. And let's talk about plants. And for our episode today, guys, I will be sharing with you my ideal soil mix for a healthy and thriving alocasia. And later on also in our video, guys, we'll be doing a repotting of one of my giant alocasias, which is our giant Nana Alocasia tigrina at my back. And maybe, guys, you are all aware that alocasias, isa talaga ito sa pinaka-favored na collect ng mga plant collectors, especially kapag beginner ka pa lang, because of so many reasons. Number one is that they are readily available, napaka-abundant nila sa plant market. Number two is that most of them, I'm not saying every genome naman or every kind of alocasia is affordable, pero most of them are really affordable because some of them are endemic lang dito sa Philippines. So you can buy a pot for 100 pesos, 200 pesos, or 300 pesos. And also, they're very easy to take care as opposed to other very sensitive na mga plants. So isa talaga ito sa mga plant kits sa mga plant beginners. As I've mentioned na most of them are affordable, meron din namang ibang mga varieties ng ating mga alocasias which are a bit pricey, and these are the ones that are the imported ones and also belongs to the family of the jewel alocasia. So that includes yung ating mga silver dragon, yung mga mellow, cupria, and some other natin na mga alocasias. And I can still remember na last year, maybe around the end of the year na ng 2020, napaka-expensive pa ng mga jewel alocasias that time. So they are priced at least mga 5 digits talaga, 5,000 pesos and up, meron pang ang 10,000. And then right now, nagiging affordable na sila. And there are so many pots being sold na ng mga silver dragon which are tissue cultured locally lang dito, and it's being sold at less than 1,000 per pot. So medyo that time, wrong timing yung pagkakuha ko ng ating silver dragon because I still bought it at 5,000 pesos. And just imagine right now, below 1,000 pesos na yung kanyang pricing. So going back to our topic today, guys, which is the soil mix or yung ating medium na gagamitin para sa ating alocasias. Actually, isa ito sa pinakamadaling i-prepare, especially kapag meron kayong mga vacant areas and yung mga lugar, because the components that we'll be using for this one are very easy to find lang din. Now, I have mentioned that madali lang talagang alagaan yung ating mga alocasias, pero kapag mali yung environment or yung soil mix na binibigay natin sa kanila, immediately, guys, mafe-feel natin yan kaagad kasi immediately, malulusaw or matutunaw kaagad yung ating mga alocasias. So that, it's very important for us to really take note and be aware of the needs of our alocasia plants. And I have also mentioned earlier, guys, na yung ating mga alocasias, especially the local ones, yung mga readily available nandito sa Philippines. I've had this since last year pa when I started my plant journey. So that includes itong ating mga alocasia black velvet, itong ating macrorhiza na variegated. Also, this tigrina na superba, this is actually one of my few early plants last year. And maybe you can see here in our screen at the back, I have my giant na forte na sobrang taas na talaga, guys, na nasa mga more than 6 feet or almost 7 feet na yung kanyang size. And I got that one early this year, so tuloy-tuloy talaga yung kanyang paglaki up to this very point. So ano nga ba yung mga characteristics ng ating soil mix for our alocasias? So meron na tayong apat na characteristics na dapat bantayan. The first one is that it has to be compact. Second one, dapat nakakapag-hold siya ng moisture. Third one, should be draining. It's very important. Number four, it has to have the nutrients needed for our plants to develop. So yung mga components natin for our soil mix today, guys, actually it's very, very easy lang talaga. We only need three components. And this is based on my experience. And the very first component na gagamitin natin, guys, ay ang ating loam soil, which is this one. So I just got this one outside our house. So kapag meron kayong mga vacant lots, most of the loam soil, it's either composed of black soil or yung mga brown soil. So ito, guys, very abundant lang ito sa atin.
dito sa labas ng aming bahay. And maybe to some, it might be a bit of a challenge, especially sa mga urban areas, na wala tayong mga vacant lands na mapagkukunan nito. So, ito, we're very fortunate kasi meron tayong readily available ng mga loam soil dito sa labas nating bahay. So, ito guys, ha, when I say loam soil, it's just the ordinary soil that we get outside our houses. So, ito, let's have a closer look here. So basically, ito lang talaga yung lupa na makikita natin sa labas ng ating bahay. Yung medyo may pagka-moist siya, may pagka-grainy din, and then a little bit of muddy. So ito yung ating characteristics ng ating loam soil. So very simple lang talaga yung pinaka-main component ng ating soil mix today, guys. So itong ating loam soil, this will comprise 70% by volume composition natin. So yung ating loam soil, ito yung magbibigay ng compact feels or yung compact characteristics that is needed by our allocation ng mga plants. So, based on my experience and also if we try to look at the natural habitats of these local allocations that we have, they thrive in the wild. Napakaraming mga ganitong mga plants na nag-grow lang, guys. Yung ating mga allocation ng mycorrhiza, ito, they're very abundant talaga sa wild dito. And yung alam naman natin sa labas nating bahay, the soil composition natin is mainly loam soil lang. So, ito talaga yung pinaka best for our alocasia plants. So again, this is 70% by volume composition. At yung ating loam soil, yan yung magbibigay ng compact fields. At the same time, ito din yung mag-hold ng moisture for our plant. And also, it has the nutrients needed by our plants. So again guys, loam soil natin for the compact fields or in Tagalog, it means yung medyo siksik na feel. So for our very first component, ilalagay na natin dito sa ating batya na pag-mimixan natin mga soil mix. So again guys, yung loam soils available lang outside our houses dito. Pero sa mga areas naman, especially sa mga urban areas na wala mga vacant lots, I'm sure meron mga nagbebenta din ito sa online. Maybe not in, if wala sa Shopee or sa mga Lazada, baka nasa mga marketplace ng Facebook may mga nagbebenta ng mga loam soil. So yung second component natin for our soil mix for our alocasias, guys, is our vermicast, and this will comprise 20% by volume. So ano ba yung ating vermicast? This is our worm casting, and this will serve as our main fertilizer for our plants. So ito guys, worm casting, actually, if wala naman tayong makukuha ng mga vermicast, we can opt to go for other alternatives such as mga animals manure. So pwedeng cow's manure, goat's manure, or horse manure, depending kung ano yung available. So ito, yung ating vermicast, I actually ordered this one. Locally lang dito sa amin, may nagpo-produce nito. So it's very affordable lang at the price of 100 pesos. Meron na tayo ditong mga around 10 kilos of our vermicast. So worm casting, guys, that means ito yung dumi ng mga earthworms na nasa ito, kasi parang na ano na ito eh, na manufacture na ito, na hindi naman talaga na factory manufacture, but marami na nagpo-produce dito ng mga local farmers lang. So yan yung dumi ng mga earthworms, and they collect it and then decompose it as well, and then that will be used as our fertilizer already. So the very last component for our soil mix is our pumice. So this will comprise 10% by volume composition for our entire soil mix. So ano ba yung main purpose ng ating pumice, guys? Ito yung magpo-promote ng water drainage for our soil mix. So it's very important talaga na merong water drainage na capabilities yung ating soil mix, kasi it's really a no-no na mag-stuck or maging stuck yung ating water dun sa ating pot, dun sa ating medium. So ito, yan yung pinaka contribution ng ating pumice, yan yung mag-promote ng water drainage for our plants. So kung hindi naman available yung pumice natin, guys, in your areas, you can opt to go for yung perlites, pwede yung ganun, or some other small stones. I do not suggest lang na gamitin yung pebbles, kasi didikit lang yung ating loam soil sa surface ng ating pebbles. So mayayari, wala ang water drainage namang mangyayari. So magiging non-porous, parang nagiging non-porous yung pebbles kasi they have smooth surface. So that's the good thing with the pumice, kasi yung pumice irregular yung kanyang surface, so meron talagang spaces na makikreate in between our loam soil and our pumice. For our pumice naman, I actually ordered this one locally lang, and I think it's a bit expensive daw, kasi I've seen or read a comment sa ating YouTube na napakamura lang daw nito sa Luzon, somewhere in Pampanga. But for this one, I bought this at the price of 1,000 pesos, and it's 25 kilos
yung kanyang weight. So, I think it's fair enough lang din dito sa amin kasi hindi talaga masyadong available or hindi abundant yung supply ng ating pamis. So, I ordered it locally lang. So, maybe you can just order your own pamis locally lang din sa inyo. Maybe in Shopee or in Lazada or maybe sa Facebook Marketplace. So, now that we have mixed all of our components dito sa ating batya, we'll just mix everything here. And at least makakita tayo ng parang naging uniform na yung ating mga composition. So, let me just emphasize guys the importance of adding in our pumice para makapag-promote talaga siya ng water drainage sa ating soil mix. Now, it's very important talaga na bigyan natin ito ng ganyang characteristics yung ating soil mix kasi yung ating mga alocasias, they're very prone talaga to root rotting kapag masyadong matagal nakasit in or palaging basa yung ating soil mix. So, yan yung importance of having a draining na soil mix. And so, paano ba natin malalaman kung medyo na-overwater na natin yung ating alocasia ng mga plants? So, very evident on the leaves of our alocasias, guys. So, makikita natin na medyo nag-start na siyang mag-yellow or nagiging droopy or matamlay na yung ating mga dahon, including the petioles of our plants. So, yan, we have to look out for it. Dapat very vigilant talaga tayo na bantayan yung ating mga plants if they're showing signs such as those. So based on my experience guys, I'm actually using talaga yung ating loam soil as my main component for our soil mix. And I've seen na meron ding mga ibang mga collectors or yung mga plantitos and plantitas that use cocopeat as their main medium or main component for their medium sa kanilang mga alocasias. Personally lang, hindi ko talaga masyado preferred yung ating cocopeat kasi they hold much moisture talaga. So, also, mas feel ko kasi na mas nakukuha ng ating mga alocasias yung compact fields more if gagamitin natin is yung ating loam soil as opposed with the cocopeat na main component sa ating medium. So, now that we have discussed all the components of our soil mix or yung ating medium for our alocasias, it's time for us to do our repotting. So, this is our Alocasia tigrina superba. So we have actually meron tayong 6 leaves dito guys. Medyo mahaba na rin siya, mataas na rin siya with large leaves na rin yung ating tigrina dito na superba. So ito very unique na alocasia. It's very abundant here in the Philippines, especially in Mindanao area. So ito is characterized by this long and thin na mga dahon. Yan. And ito din yung kanyang petioles. Meron din siyang markings dito or pattern dito sa kanyang mga petioles. So, based on my experience guys, I really feel and observe na mas gusto natin mga locations na relatively small yung kanilang pot na ginagamit natin. So, in my case, what I usually do is that I observe talaga yung kanyang mga leaf production. So, when I see na yung ating mga locations, it has been stuck in having only 6 leaves at hindi na siya produce pa na additional leaf and kung hindi na rin masyadong lumalaki yung ating mga dahon and then that's the time or signal na dapat ko na siyang i-repot into a bigger pot. So for this one, I've actually had this pot for such a long time na hindi ko na nga maalala. So baka almost a year na siguro ito sa pot na ito or maybe less than a year, but yun nga, medyo matagal na talaga kasi mas gusto nga ng ating allocations na medyo compact or maliit yung kanilang pot na ginagamit. So, in this case, I have decided na i-repot na natin ito into a bigger pot because nagsisilabasa na yung kanyang mga ugat dito. We can see it here, including dito sa ilalim ng ating pot. So, yan. Nakadungaw na sa ilalim yung ating mga ugat. So, we will now start repotting our Alocasia tigrina. So, I still remember that I got this one last year, maybe in the month of September or October. So, one year na rin ito sa akin guys, yung ating Alocasia tigrina. And I got it, single leaf pa lang siya that time and it was very small pa talaga at napaka-cute pa talaga ng ating tigrina that time. So, just to share with you guys, actually hindi pa ako nakakuha ng saha from my Alocasia tigrina ever since. But it has continued to produce itong ganito kaganda ng mga dahon at saka ganito na kalaki. So, yung biggest leaf niya, which is this one, and it's also the newest leaf niya, I estimate na yung kanyang length na siguro for this leaf, it's around 2 feet na siguro. So, ito guys, very important that in choosing the pots that we'll be using for our plants, in all of our plants, dapat meron talaga siyang mga potholes para makapag-support ng water drainage.
So guys, it's very important na kapag pipili din tayo ng mga pots na gagamitin natin for our plants, kung makikita natin na meron lang siyang isa or dalawang mga holes, don't settle for that. So ang gagawin natin is dadagdagan natin dapat yung kanyang pot holes. So again, do not settle for 2 or 3 pot holes lang, add some more. Walang masama talaga guys kung mag-add tayo ng mga pot holes, mas makakabuti pa nga yun para sa ating mga plants. So now that we have discussed on the pot na gagamitin natin, and I also feel na yung size na ito, ito na yung pinakatugma para sa ating allocation na tigrina. It's actually, I think it's around additional of 2 inches na size sa kanyang old pot. So now let me add in a bit of our soil here dito sa ating pot. And konti lang muna yung ilagay natin dito. Let me estimate here. Yeah, I think this is already enough for our plant. Yan, konting add muna. So, ito, kukunin ko na yung ating tigrina from its old pot. And let's see here if kaya ko ba siyang kunin lang in one piece. Okay. Wait. So, I'm doing a, parang pinipress ko yung ating pot para medyo mag-soften yung ating soil mix. Magiging mabilis yung paghila ko ng ating tigrina yan. Alright, so ito na. So you may ask guys, kung dapat ko bang totally palitan yung ating soil mix ng ating alocasia. In my case, ang gagawin ko is, I'll still be using the old soil. I will just be adding in some more soil na yung na-prepare na natin. So yun yung ginagawa ko para hindi na mahirapan yung ating alocasia na plant. So from here, parang a little bit of transition na lang yung ating mangyayari from a small pot into a bigger pot para hindi din totally talaga manibago yung ating alocasia plant sa kanyang panibagong pot. So to set our expectations lang din guys, after we repot our alocasia plants, ito into a totally different na rin siya na pot, and then we added in some mixture, soil mix dito for our alocasia plant, we can expect na magkakaroon ito ng parang it will undergo a stress na environment. So mangyayari, baka pwedeng mag-leaf loss ito or magiging matamlay ito in the coming days kasi naka-undergo siya ng stress. So expect lang natin na yun talaga yung mangyayari. It's inevitable talaga na may, especially yung mga lumang dahon, i-give up niya. It's a way for our plant to recover upon undergoing stress. So for this one naman, I'm hoping na hindi naman siya makapag-undergo ng ganong stress. Hopefully. So here, ipapress ko na lang siya ng konti guys. So you may see here na medyo umaapaw na yung ating soil from our pot. Pero ito kasi magko-compress pa ito once na i-water ko na yung ating alocasia na plant. So ito na guys, we are already done with our repotting of our alocasia tigrina na superba. And little bit of care tips lang muna for our newly repotted na mga plants. So in this case, wala muna ng direct sunlight, even morning sunlight, wala muna ng ganon. In the next couple of days, siguro mga maximum na yung 3 days, 4 days. So since hindi naman natin totally binago yung soil mix or yung medium na ating allocation na tigrina, pwede tayong mag-controlled watering the following day lang din. So that would be it guys. That would be our episode today featuring our ideal soil mix for our allocations and the repotting of our alocasia tigrina. So before we end our video, let us do our shout out. So shout out kay Fernan Vincent Fatima Miranda, shout out din kay Aris Duran de la Torre, shout out also kay Maria Liza Binondo Solarte, shout out kay Ma'am Luella Ganzan, shout out to Chu Balisi Makutay, shout out din kay Fan Bors, shout out also kay Gemma Aheno Yates, and shout out then kay Carlo Muanya Antonio. So guys, if you happen to like our videos, please do not forget to click on the like button, share it to your friends, families, and loved ones, and to your social media platforms. And if bago ka pa lang sa ating channel, please do not forget to click on the subscribe button and click on the bell notification as well para maging updated kayo sa ating mga latest uploads. Once again, this is Bet Choy, your plantito from Mindanao. Happy planting!